Pero siguro for you, how did you handle it na lang? And how was it feeling na nakalaro ka? And yun, paralo pa kayo din? Last year na kasi yun. So, sa akin, wala na yung nangyari. Naka-move on na ako. And of course, yung injury ko na yun, lesson ko na yun. Kailangan ko condition talaga everything. And ngayon, against this team, gusto lang ako talaga na ano, like, kasi this past few games, pangit nila rin na. Kasi yun nga nabanggit mo kanina na kayo nungulang mo kaysa confidence na nag-deed sa slow start. Ano yung tingin mong kailangan yung gawin na sa team para yung mga susunod na games start pa lang lakas na? First of all, nagsistart talaga siya sa training. Kasi kung hindi 100% yung ibigay mo sa training, same lang din yung mangyayari sa team. So, dapat talaga, pagdating sa training, kailangan 100% agad. Tapos, yung mindset mo, kailangan parang game like na palagi para hindi ka magkukulang na sasabihin mo na dapat ganito, wala kang pagsisisi. Coach, kayo paano nyo pinapalakas yung loob nila para umpisa pa lang yung confidence nandun na? We always remind them na yun nga yung mind preparation, hindi lang sa during the game, kahit sa training dapat when you wake up, going to the practice. Sinasabi namin dapat yung mind mo prepared kung ano man yung mangyayari sa training. And doon lang kami palagi doon sa, bumabalik lang kami palagi doon sa goal namin for this season. Pinabalikan lang din namin. Para at least ma-remind din kami, like kunyari doon sa training, medyo yung lihat na person yung ibigay. Pag naalala nila yung objective, yung goal namin, mabilis naman nakaka-adjust kaagad yung sa. Eliza, ngayon sa lahat ng sets, maganda yung pagtapos nyo, doon kayo lumalayo. Yun yung naging problema yung past two games. Tingin nyo, ano lang nagbago ngayon? Siguro yung patience namin sa isa't isa. Diba? Yun yung napansin ko kanina na parang kahit anong mangyari, nandiyan may ibang sasalo para sa'yo na kailangan i-cheer. Andiyan sila to cheer you up. And siguro sa skills naman, medyo na-improve na. Medyo. Yung sa service, medyo ano na, parang nag-carga na kami. Unlike nung mga dalawang games, past games na medyo loop yung service. Yan po. Sheena, ikaw ano lang napansin mo? Especially last game, iba yung perspective mo since hindi ka naglaro. Ano lang napansin mo? Napansin ko lang, kasi sinabi kasi ni Coach Norman na if merong skills na wala ka, huwag sa ibang department. Yung nangyari kanina, sabi niya, kanina nung first set, parang wala siya masyadong palo. So, bumawa sa service. Walang ganun lang po. Dapat tulong-tulungan. Coach, last game, sabi niyo nga, recovery yung priority ng NU. Aside from that po, ano po ba yung mga naging priority ng NU in order to get this straight set win? Yun din. Sa tingin ko, yung drive talaga nila na, I think, yung character sa kayong pride. Yung nangyari sa amin na yung last two games namin, first year, we lost to USD. Second game, even though we won against Ateneo, but still it was a five-setter game. Parang walang kulang sa pride yung game na yun eh. So, sa tingin ko, yun yung pinag-uubutan nila ngayon. At this time, you have to show how any women's volleyball team really play. Yung normal na play nila na sobrang competitive. So, I think yun yung pinagagalingan. Coach, masasabi niyo po bang, ayun nga, after ng talo, tapos 5 sets, tapos ngayon sweep, masasabi niyo po bang slowly coming into form na yun? Slowly, oh. Naikta namin na paangat. Mas okay na kami dun sa paangat, di ba? Ilang games pa for the first round. Instead, yung maaga kang nag-pick, tapos bilang bababa. So, yun talagang iniingatan namin. Coach, you're playing.